Para hindi naman maging mahirap sa inyo, tawagin na lang natin itong Yale. Pero kung tawagin talaga ito Yale, para sa inyong kaalaman, ang Yale ay nanakaw. At nandito ito ngayon sa Mugon City. Anong pangalan mo? Ako si Ginji. Ama na Ginji. Ginji? Ganun ba? Nasaan po ako ngayon? Nasa Mugon City. Paraginip lang. Nagulat ako. Ha? Akapane! Bakit nakangiti ka? Kagigising mo lang, pero bakit ganyan kagad kataas ang enerhiya mo? Nakalanghap kasi ng maraming usok kanina, kaya bigla kang nakatulog. Pero mabilis kang nakabawi sa pagkakahimatay mo dahil nakidip ka lang ng 10 minuto. Talaga palang nakakamangha ang lakas mo. Sabihin mo nga, may kinalaman ba ang lakas ng pangangaton sa electrical power mo, ha Ginji? Dahil sa totoo lang, hanga ako sa taglim mong lakas. Teka lang! Nasaan nga pala yung lalaki sumugod sa akin? Saan siya nagpunta, ha? Ang alam ko, pasugod ako sa kanya. Nang bigla na lang akong... Huwag mo na siyang problemahin pa. Tinapos ko na siya. Ang ibig mo sabihin, iniligtas mo ang buhay ko? Ganun ba? Huwag mong alalahanin yon. Ang totoo kasi, hindi ko alam kung paano ko matutunto ng Yale na mag-isa ko lang. Anong ibig mo sabihin mag-isa? Siya nga pala, nasan yung apat? Hindi ko alam. Nahiwalay tayo sa kanila at nalito tayo. Hoy! Nasan ba kayo, Ban? Himiko! Shido! Kasuke! Huwag ka na magpagod dyan. Ang totoo niyan, sinubukan ko na rin silang hanapin nung natutulog ka. Pero di ko talaga sila mahanap kahit saan. Paano na to? Ay, nako. Huwag mo nga silang intindihin. Hindi ba't kabisado mo naman ang Mugon City? Kaya tayong dalawa na lang magtulungan maghanap dito. At isa pa, ang maging kapartner mo ang matagal ko nang pinapangarap na mangyari. Kaya kalimutan mo na sila. Pasensya na, pero si Ban lang ang kapartner ko. Subok na namin ang isa't isa at maraming natulungan ang teamwork namin. Huwag mong sabihin yan. Pwede rin naman tayo magtulungan katulad na sa inyo eh. Ayoko! Hindi! Hindi! Hindi ko matatagalan! Hindi ako makatagal kasama ng limaw na yun. Kahit marami pa ang buhay ko, sigurado maubos sa kamoting yan! Kailangan makarangan ko siya. Siguro naman hindi na ako masusundan ng... Paano ko nagsundan dito? Anong ginawa mo, ha? Magaling. Kabisadong-kabisado mo talaga ang lugar na to. Talaga palang maaasahan ka bilang partner, ha? Kaya nga lang, pakiusap naman. Huwag mo nang pilitin tumakas sa akin. Para na rin sa ikabubuti natin. Pwede? Oo. Kaso nga lang, nasa mga kamay ni Kasuki ang mapa. Kahit kabisado ko ito, kailangan ko pa rin yun. Alam mo, sa totoo lang, pwede yung mga tulong sa atin ng mapa na yun. Pwede rin hindi. At kahit ano pa ang totoo, hindi pa rin natin alam. Gayunpaman, sabi ng kliyente, katakot-takot ay hirap at pagod ang inabot nila para lang mapunta sa pangangalaga nila ang mapang yun. Na nagpapatotoong nandito sa Mugon City ang Yale na hinahanap natin. Oo, tama ka dyan. Pero hindi natin kaya mga kalaban, ang tayo lang. Kumanda kayo. Seryoso na kung makikipaglaban. Hindi mo na kailangan sabihin. Dahil alam ko na yun. Naaalala ko ang sinabi ni Shu sa akin. Alam mo bang mula nung umalis ka, nahirapan na kami? Mula nang iwan mo ang grupo natin, nawala na ako ng gana. Hindi mo lang alam kung ano nangyari sa Mugon City mula nang lisanin mo ito, Ginji. Sa madaling salita, kung tayong dalawa lang ang hahanap sa bagay na yun, magiging mahirap para sa atin. At kung nandito yung iba nating kasama, mas magiging madali sa atin ang lahat para makuha ang bagay na yun. Sige, hanapin na rin natin ang mga kaibigan mo ngayon para din sa karagdagang impormasyon. Tama ka. Ang mabuti pa siguro, tingnan natin ang bawat palapag. Kung gano'n, ikaw na ang gumabay sa akin. Ha, Ginji? Bakit naman ako? Aba, syempre. Ako ba naman? Hindi ba sa ating dalawa, mas kabisado mo ang buong lugar na to? Banchan. Banchan. Iligtas mo ako. Baka katayin ako nito. Sandali nga lang, ha? Sabihin mo nga sa akin, saan ba talaga tayo pupunta? Sumagot ka, Monkey Boy! To
tumahimik ka nga dyan, mukhang palong. Tilaok ka ng tilaok, parang kang manok. Sumunod ka na lang. Ganon ha? Pwes, mag-isa ka dyan at babalik na lang ako dun. Hahanapin ko si Genji kahit ano pang mangyari. Wala ka rin mapapala. Nagkalat na maraming usok dun, kaya mahihirapan ka. Huwag ka mag-alala. Nakahanap na siguro ng ibang daan naman ngayon para makalabas dito. Kasi naman, ewan ko ba? Si Genji ang may kasalanan ng lahat ng ito. Engot siya kasi. Oo, tama ka. Hinayaan na lang dapat niya. Alika na, Genji! Umalis na tayo rito! Hindi ko maintindihan bakit nagkaganon siya sa gitna ng labanan. Naguguluhan ako sa kanya. Kaya nga sinundan ko siya rito. Dahil nung Thunder Emperor pa siya, hindi siya masaya. Hindi masaya ang buhay ni Genji rito. Noon seryoso siya at hindi isip bata. Gayunpaman, hindi pa rin nawala sa kanyang halaga ng pagiging isang kaibigan. May iba ko? Sino nga pala yung mga kubeks na dati yung kagrupo? Ang mga kubeks ba na yon? Si Kasuki at ikaw ang dating hari ng balls dito sa Mugen City? Hindi. Magkakaiba ang taglay namin kapangyarihan. Si Genji lang ang nilirespeto ni Makubex. Kaya mula nang umalis dito si Genji, malaki na ang pinagbago ng ugali niya. Teka, Monkey Boy. Parang may dumarating. Nagibansi mo yun ang hangin, ha? Ang lakas ng dating. Hindi kaya si Makubex ang parating na yan, ha? Hindi. Kilala ko kung sino yan. Nakakagulat ka naman, Shido. Nabalitaan kong may mga taong balak sirain ang plano ni Makubex. Hindi ko akalaan kasama ka pala doon. Sabi ko na nga ba't kilala kita. Hindi na dapat kitang sundan pa rito. Isa ka lang namang animal trainer ng Vaults. Walang kwentang sundan ko pa ang katulad mo. Huwag kang makialam dito at huwag mo sirain ang plano namin. Umalis ka, Mayuma! Kung dalawahan, ang ibig sabihin nitong tusok-tusok na buhok na to ang makakatapat ko? Sino ba itong mga to? Si Ryuma at si Ayame, mga dating membro ng Vaults. Bukan sa palagay ko, tama ang sinabi ni Heaven tungkol dito. Ha? Na ang dating yung kasamaan dito ay mayroong malaking kinalaman sa Yield. Si Makubex? Oo, kaya nga lang hindi ko alam kung anong pinabalak niyang gawin. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Isama niyo naman kami. Ingat ka. Dahil ang buhok niya ay gawa sa bakal na halos parang walang bigar. Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, pinaghalong lead at aluminum ang buhok niya. Kaya kung gaan ang pag-uusapan, para siya nakalutang sa hangin. Bukod pa rito sa buhok ko, pati sa kamay ko, sa braso at noy, may sinuksok na bakal. Katawan ko ay sandata ko. Oo, hindi nga halata. Nalibangan mo lang ang magparitoke ng katawan eh. O ano? Bakit nagsiilag kayo? Natakot ba kayo sa tindi ng puwersa ng kapangyarihan ko na maaari niyong matikman? Hilig ng lalaking ito, napakahirap na pagsasanay para lalo lumakas ang katawan niya. Aba, kung gano'n malakas ka pala, kaya nga lang hindi mo ko kaya. Para malaman niyo, natalo ko na ang amo niyong ito nung minsan maglabang kaming dalawas. So maniwala kayo, tindi! Ano nga mo? Gusto mong palakihin ko tong bibig mo, ha? Ha? Subukan mo, nanlabunin kita na po! Pinabaliwala niyo akong dalawa, ha? Sa nakikita ko, parang naghahanap talaga kayo ng away. Sige, hayaan mo. Pakikitaan ko lang ng konti ang babaeng ito. Ganun ba? Tignan lang natin kung... Back and forth tactic. Gumamit siya ng pambihirang bilis para suntukan si Ayame at pambihirang bilis pabalik sa pwesto niya. Anong klaseng lalaki ito? O, ano nangyari? Bakit hindi ka lumaban? Kung ayaw mong lumapit sa akin, ako na lang lalapit sa'yo! Sandali! Bakit mo ako iniwan? Tapos na siya. Dahil sa pumasok yung kasama mo sa pribadong teritoryo ni Ayame, hindi na siya makakalabas doon ng buhay. At ikaw naman ang tatapusin ko. Tama ba?
Balita ko gumagamit ka raw ng evil eye. Ang evil eye ay paraan ng pagsapi ng mata ng patay para malito ang kalaban. At nagmula pa ito sa medieval Europe, tama ba? Pero hindi yun umiepekto sa madilim na lugar tulad nito, hindi ba? Dahil natural kailangan muna ng eye contact. Nasisiguro mo ba sinasabi mong yan? Kung talagang gusto kong gamitin ang evil eye, kanina ko pa yung ginamit. Pero mukhang masyadong maaga pa. At hindi ko gagamitin ang evil eye ko sa isang kamote lang. Masyadong matabi lang dila mo. Wala kang sinabing maganda! Anong masasabi mo? Hindi mo mararamdaman kung nasan ako. Magwawakas ka dito sa dilim. Middle band. Nahulog ka rin sa bitag ko. Manatili ka't magpakasaya, middle band. Nasaan ako? Dito ako sa laboratoryong ito nagpapalakas. Dito ko pinapalitan ng mga buto ko ng bakal at sinusuksukan ng kung ano-ano ang katawan ko. Pero syempre, meron akong protective board. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Marami na akong nilikha. Isa na yung umatak sa inyo kanina. Sila ang mga ineksperimento ko lang. At kapag mas marami kong pihag, mas maraming malilikha. Ibig sabihin? Natural, magiging delikado para sa akin kung sarili ko kagad ang susubukan ko, hindi ba? Ikaw, gusto mong subukan kong palakasin ng iyong katawan? Gagawin ko rin yon sa ibang kasamahan mong papasok dito. Bigyan mo ako ng tanda sa aking kanang kamay. Natanda na siyang tutupad sa aking sinumpa. Buhayin mong lakas sa aking katawan. Buhayin mo si Oficus sa aking katawan. Ano bang pinubulong-bulong mo dyan, ha? Nagsusumamo akong tanggapin ang aking kahilingan. Ibigay mo sa akin ang pangil ng makamandag na aas! Hindi! Hindi! Nawarak niyang napakatigas na bakal! Ang evil eye! Kailangan patayin ko ang ilaw kung hindi! Huwag kang mag-alala! Dahil hindi ko gagamitin sa iyo ang evil eye! Tikman mo ang snake bite ko! Huwag! Maawa ka! Demonyo! Hindi ko anak ang batang ito! Isinupa ang batang ito! Ang batang ito'y mula sa impyerno! Sandali lang! Ilalabas ko na kayo lahat dyan sa kulungan nyo! Ligtas na kayo! Salamat po! May itatanong lang ako. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung paano ako makakalabas dito? Ha? May mga importante kasi akong bagay na kailangan ayusin. O ano na, Shino! Suko ka na ba? Nasaan ang kapangyarihan ng mga Hamir Bones? Kukupalan niya. Nasasaktan na ako. Kapag nakikita ka dahil ang ibang kasamahan mo, naiisip ko na ang Bones ay isang walang kwentang organisasyon. Dahil hindi nyo alam kung sino ang may pinakamalakas at may pinakamahina sa inyong kapangyarihan. At anong ibig mo sabihin? Ipaliwanag mo sa akin. Yung sapat na lakas. Lakas na katulad ng sa akin na makapagpapasuko sa kalaban ko. Wala na kayong nailalabas. Ha! Ikaw kasi, gumagamit ka lang ng kapangyarihan para mapagtakpan mo ang kahinaan mo dahil isa kang duwag. At anong masama ron? Dito sa Mugun City, kailangan natin ng sapat na kapangyarihan para hindi tayo maagrabyado. Para sa akin, isa ka lang sakit sa likod ng matatanda. Isa ka lang rayuma! Hindi ko gusto yung panginsulto mo, Shino! Umanda ka! Wala namang kwenta ang buhay mo dahil palagi ka lang nag-iisa! Dapat ko nang wakasan ito! Anong pakiramdam? Ang kamay mo. Alam kong mapapansin mo. Tignan mo. Kalahating taon akong uminom ng pambihirang gamot na makapagpapabago at makapagpapatibay sa balat ng braso ko. Kaya ngayon kasing lakas ng espadang kamay kong ito. Pagpipira-pirasuhin kita ngayon! Itig ko muna ang bibig mo! Tapusin na natin ang labang ito! Ha!
Nabalitaan ko nagtatrabaho ka daw bilang catbacker. Pero nakalimutan mo na bang isa ka lang animal trainer? Yun lang ang alam mong gawin. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa dati mong trabaho na may mababang sahod at mamatay ka ron ng malungkot. Dahil mag-isa ka lang. Nagkakamali ka. Dahil hindi ako malungkot. Sapagkat nasan man ako, palagi kong kasama mga kaibigan ko na palaging sumusuporta sa akin. Huwag ka nang mangarap. Tignan mo! Sila ang mga tauhan ko na kontrolado ng aking lakas. Tignan mo kung gaano sila karami. Sila ang mga palaban kong alagad na aking pinalakas na kaya kang durugin kahit sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya magdasal ka na dahil katapusan mo na. Talaga? Ngayon, ako naman magpapakilala ng mga kaibigan ko. Heto nga pala sila, ang mga kaibigan ko. Ang mga itim na uwak na mula sa kadiliman ng Mugun City. Ha? Isa ka nga palang animal trainer. Ramdamin mo kung paano nila kayo uubusin. Ngayon na! Huwag kayong magsitakbuhan! Alba! Tandaan mo, Rayuma. Makinig ka. Kayang alisin ng tao ang kasamang nananaig sa katawan niya kung talagang gugustuhin niya lang na mawala ito. Tumingil ka! Tulad dito. Matitikman mo ang animal mimic na nagmula pa sa muli. Raw mimic! Kung alam mo lang, wala talagang kabutihan sa katawan mo. Isa pa, hindi ako nag-iisa katulad ng sinasabi mo. Laman, sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga ang Makubex na yun, ha, Shido? At bakit? Pumasok ko sa lungga na yan. Oh. Ang mga tao na yan ay muntik nang maging produkto ng walang kwentang body strengthening experiment. Kahit na walang gobyerno sa Mugun City, hindi pa rin makatarungan ng bagay na ito. Hindi. Ano? Paano mo nasabing hindi, ha? Kung nandito si Genji, hindi niya hayaan to. Wala siyang pahihintulutang eksperimento. Mula nang umalis kami, nagbago na itong Mugun City. Kasalanan nito ni Makubex na dating kapartner mo. Ang dating kasama niyo sa Bolts. Hindi ko alam kung anong intensyon niya. Kung anong balak niya at may kinalaman siya sa Yale. Pero wala na yung kinalaman sa Mugun City. Palagay ko'y may namumuo talagang kasamaan sa utak niya, kaya ginagawa niya ito. Hindi ko pa alam kung tungkol ba talaga saan ang Yale. Pero ayon na rin doon sa sinabi ng kliyente, ang Yale daw ay sadyang mapanganib at hindi dapat na maliitin. Si Makubex ay isang abandonadong bata dito sa Mugun City. Sanggol pa lang siya nung iniwan siya dito sa Mugun City at papayaan ng mga magulang. Meron kaming nakita sa bag ni Makubex. May nakasulat na salitang Makube. Mukhang may kayang pamilya niya. Pero walang nakakaalam ng tunay na pangalan niya at pagkatao niya. Maraming tao ang takot sa kanyang angkil katalinuhan. Kaya ang nakasulat sa bag niya na Makube ay dinagdagan ng X bilang hindi kilala, kaya naging Makubex. Binansagan siyang computer ng Mugun City at napaka-misteryoso niya. Na na